Weng, anong mga partikular na hakbang ang gagawin ngayon upang matuntun ang mga salarin sa pagpapasabog kahapon na yan? Yes, June, mayong gabi. Bukod sa isa na sa gawang checkpoints at visibility ng mga polis, wala pong sa isinagawang press con kanina, June, wala pong ibinunyag na paraan ang ating mga otoridad upang hindi po maantala ang kanilang sinasagawang massive operation. Kumikilos na ang tropa ng Armed Forces of the Philippines kasama ang ilang pwersa ng Philippine National Police upang agad na madakip ang sinasabing mga suspect na nasa likod ng pagpapasabog ng Dimaporo Gymnasium kahapon sa Marawi City. June, ayon kay Police Regional Office Bang Samoro Autonomous Region of Probar, Regional Director Police Brigadier General Alan Noblesa, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon bagamat mayroon na silang person of interest na sa nangyaring pag-atake. At upang hindi maapektuhan ang isinasagawang investigasyon, tumanggi muna ang mga otoridad na magbigay ng iba pang mga detalye sa kaso. As we speak, maaaring nandito tayo, may ongoing na massive operation to hunt these terrorist groups o yung mga suspected na perpetrators ito ang bombing. June, sa kabila ng madugong pag-atake, tiniyak naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga estudyante ng Mindanao State University na walang dapat ikatakot ang mga ito. Ayon pa sa AFP Chief, sa ngayon ay prioridad nila na masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante maging sa iba pang mga universidad. Sa ating pong mga kababayan, gusto po namin ipaabot sa inyo that hindi po kayo dapat mamahala. Please continue on with your normal activities. Pati na rin po sa mga estudyante ng Mindanao State University, nananawagan kami sa kanila, they can go back to the MSU because they can be assured of their safety. Pero dahil sa takot baka maulit pa ang pagsabog, June, ay may ilang mga estudyante ang minabuting umuwi muna sa kanilang mga probinsya. May ilan sa kanila ang nagkaroon ng matinding trauma dahil sa trahedya. Sa ngayon, June, ay nakadeploy na sa Marawi ang karagdagang pwersa ng mga pulis at sundalo na makatutulong sa mahigpit na pagbabantay upang maiwasan na maulit ang nangyaring pag-atake sa umano'y mga terorista. June? When nakapag-secure na ba ang militar o ang mga pulis na mga CCTV footages? Yes, June, kanina may nabanggit ang regional director ng Probar na yun nga po ang isa sa kanilang pinag-aaralan na kasama sa investigasyon. Ibig sabihin, meron na nga silang hawa kaya kasama ito doon sa sinasabi nilang mga operasyon dahil nagkakaroon sila ng lead ngayon. Tama ba yun, Weng? Tama po, June, kasi nabanggit nga po kahapon ni AFP, PNP Chief Benjamin Acordas Jr. na mayroon na po silang person of interest, June. Yamang nandiyan ka ngayon sa Marawi, Weng, iklaro mo nga sa amin kung gaano kahigpit ngayon ang seguridad papasok ng Marawi at meron bang bawat boundary dyan ng bayan na nakapalibot sa Marawi may mga checkpoint na ngayon? So far, John, kaninang umaga, pag-akyat po namin sa Marawi, dito pa lang sa may Iligan City. Ang Iligan City kasi, John, ang pinaka entry points pa akyat ng Marawi. Mayroon na pong naka-deploy na checkpoint o mga police. Pagdating naman natin sa unang munisipalidad, sa Balui, Sagyaran, Pantar, mayroon na pong mga nakalaan or nakabantay na mga sundalo, June, hanggang sa pag-akyat po natin sa Marawi at maging sa pagpasok po natin sa mismong eskwelahan, ang Marawi State University, June. Ano naman ang sentimento ng mga residente sa Marawi doon sa nangyari na yan, Weng? Kung nandiyan ang kaninang umaga, yan mismo sa Marawi. May mga nakausap tayo kanina, June, ng mga estudyante. Yun nga ang naramdaman nila, matinding takot at trauma, June. At
Kaya minabuti na lang muna nila sa pakiusap na rin ng kanilang mga magulang na upang maiwas sila sa disgrasya, dahil sabi ng ating mga otoridad ay ito po ay isolated cases lamang itong nangyari sa Marawi State University. So minabuti ng mga estudyante na umuwi na lang muna sa kanila. Subalit ang administrasyon naman ng MSU ay hindi naman sila agad-agad pinaalis, o basta na lang sila bitawan kung hindi magulang ang susundo sa kanila o ang mga respective LGU, June. Ibig sabihin sa MSU ay regular pa rin ang klase doon, tuloy-tuloy ang klase, ganun ba yun, Weng? Yes, June, nakausap natin kaninang hapon lang. Tuloy pa rin ang suspendido ang klase, June, hanggang sa magbigay ng instruction ang mga otoridad. Subalit nabanggit po sa atin kanina na ang priority o una nilang gagawin, June, ay mag-conduct po sila starting tomorrow ng isang psychosocial debriefing, June. Magsisimula po bukas at counseling para sa mga estudyante, June. Okay. Doon naman sa mga kalapit na eskwelahan o universidad diyan o college diyan sa Marawi, meron bang mga suspendido rin ang klase? Yes, June, dito sa Iligan City mismo, nagpalabas ng executive order. Meron ditong ilang mga eskwelahan, June, hindi naman siya suspendido, kundi nag-o-online class muna sila. So tuloy-tuloy pa rin ang klase, kaya lang hindi muna wala mo nang physical na pagtuturo sa mga eskwelahan sa sinasabi mong lungsod sa Iligan City, na ilang kilometro ang layo nito sa Marawi, Weng? Kung hindi ako nagkakamali, June, nasa mga 89 kilometers, 45 minutes to 1 hour po ang biyahe, June. Parang lumalabas na parang apektado rin yung mga estudyante doon sa Iligan dahil sa nangyaring pambobomba sa Marawi. Parang ganun na nga, June, at pag-iingat na rin ng mga namumuno din dito sa Iligan City, dahil ang pinaka malapit na maapektuhan ay itong Iligan City, June. Gaano naman kahigpit, Weng, yung mga sa transportation, yung mga bumabiyahe, mga nagkukommute na mga taga Marawi, papaano yung seguridad nila, Weng, please? Sa mga bumabiyahe naman, June, sa mga checkpoint ay talagang tinitignan o binubuksan yung door, at tinitignan ng mga otoridad, June, maging kahit yung mga tinatawag dito na baabao o tricycle, talagang chinecheck ng ating mga otoridad. Yung nakikita natin diyan sa iyong mga insertions diyan, Weng, yung mga bus stations, papaano ang ginagawang pag-secure ng mga police at sundalo diyan? Yes, June, gaya nga po ng instruction ng ating PNP chief kahapon, kailangan nila ang police visibility, particular na dito. Actually, hindi lang sa Marawi City, June, ang full alert. Binanggit kanina ng regional director ng PROBAR na sa buong Bangsamoro Autonomous Region, naka-full alert po, June. Alright, maraming salamat, Weng Fernandez, nag-uulat mula sa Marawi.